Hi gals and guys, this is Naomi once again and welcome back to my YouTube channel. So, I am hoping guys na nasa mabuti kayong kalagayan ngayon lalo na't meron tayong kinakaharap na bagyong ambo plus yung coronavirus pandemic din. So, yung topic natin for today is isi-share ko sa inyo kung ano-ano nga ba yung mga benefits na makukuha natin kapag nakapasa tayo sa civil service exam sa professional level. So, kung ikaw yung tao na yon na magti-take ng civil service exam sa professional level at gusto mong malaman kung ano-ano nga ba yung makukuha mo o kung ano-ano yung mapapala mo kapag nag-take ka ng exam na to, then please keep on watching. Okay, so sasabihin ko na sa inyo lahat ng benefits na alam ko kapag ka nag-take ka ng civil service exam sa professional level. Siyempre, nag-research din ako para mas malawak yung impormasyon na maibigay ko sa inyo. Pero bago tayo dumako doon, magbibigay muna ako sa inyo ng isang impormasyon na sobrang halaga, kaso alam ko na parang hindi lahat sa atin ay alam yon. So guys, alam nyo ba na kahit high school graduate ka lang o kaya nakapagtapos ka lang ng senior high o kaya junior high o kaya undergraduate ka lang, for example, the first year college ka, hindi ka na nakapag second year college, okay lang yon kasi pwede ka pa rin mag-take ng civil service exam sa professional level. Okay? Kasi walang requirements like grades mo, hindi yun nire-require guys. Wala rin sinasabi na kailangan mo makomplete yung 72 units bago ka makapag-take ng exam. Wala yung katotohanan guys. So, kung ako sa inyo, kung 18 years old and above ka na, Filipino citizen ka naman, tsaka passion mo talaga o gustong-gusto mo talaga makapasok sa gobyerno, malaking opportunity to, malaking oportunidad para mag-take ka ng civil service exam. Okay? So, yon. Umpisahan na natin. So, yung isa sa pinakamalaking benefit na makukuha mo kapag passer ka ng sub-professional level ng civil service exam ay mabilis ka or mas mabilis kang matatanggap sa mga pampublikong institusyon. So, ano-ano nga ba yung mga pampublikong institusyon? Ito yung SSS or Social Security System, DSWD, Pag-ibig, PhilHealth, PNP, AFP, DFP, DSWD, DPWH, lahat-lahat guys nang nai-imagine nyo na pwede nyong applyan na pag-aari ng gobyerno, pwedeng-pwede nyong gawin yon. Okay? Pero tandaan lang natin guys na yung mga sub-professional level ay eligible lang sila sa mga first level positions. So ano-ano nga ba yung mga first level positions na yon? Ito yung clerical, custodial, tsaka trade. So sa clerical, alam naman natin na paperworks yun, di ba? Kaya nga sa civil service exam, kung na-try mo nang mag-take ng exam, is meron tayong sinusunod doon, mga filing rules, di ba? Yung parang pagsusunod-sunurin mo, ano nga ba yung tamang way para pagsunod-sunurin yung mga pangalan ng companies, ng pangalan ng tao, and such. And good thing guys, kasi kung magsusubscribe kayo sa channel ko, kasi gusto nyo ng mga ganitong contents, in the future or sooner, gagawa rin ako ng mga techniques or tips na ginagawa ko para sagutan nyo yung mga bagay na yon or mga questions na yon. Okay? So, ayun na nga. Isa na yon, di ba? Isa na yun sa benefit. Pangalawang benefit pa nun is hindi lang sa gobyerno ino-honor yung ganong eligibility. Alam nyo ba na may mga private companies din na ino-honor din nila yung civil service eligibility mo. So, for example, gusto mo rin mag-apply sa mga private companies. So, pwede mo rin ilagay sa resume mo na pasado ka sa civil service exam. Kasi sobrang laking chance din na pumasa or makapasa ka or matanggap ka sa ina-applyan mong trabaho. Okay? At saka guys, isa pa sa benefit, di ba? Kapag nag-apply ka sa gobyerno, pahirapan yan. As in, merong dalawang requirement, importanteng requirement na hinihingi yung gobyerno
kapag mag-a-apply tayo sa kanila, unang-unang tinanong sa akin yung nag-apply ako sa gobyerno is, meron ka bang or passer ka ba ng board exam? Kung hindi ka passer ng board exam, meron ka bang civil service eligibility, which is either professional or sub-professional. Yun yung hahanapin sa'yo. Although, nagmamatter din naman yung experience. So, sobrang importante din nung experience. Okay? So, yun yung most of the time benefits ng passer ng sub-professional level. At saka, by the way guys, kapag mag-a-apply din pala kayo sa private companies, yun na nga sabi ko nga, i-include nyo sa resume nyo na passer kayo ng civil service exam. At saka, alam nyo ba, kapag in-interview kayo, tatanungin din kayo ng employer, oh, bakit ka nag-take ng civil service exam? Bakit dito ka nag-apply sa amin? Bakit sa private, hindi sa public? So, kung gusto nyo guys, gagawa rin ako ng video kung paano nyo sasagutin yung question na yan. So, ayun na nga. Isa pa sa benefit, sorry guys kung medyo magulo ako mag-explain, masyado lang talaga ako na-overwhelmed sa sobrang dami ng sasabihin ko. Pero ayun, let's go back dun sa benefits na makukuha natin. Isa sa benefit din is kapag nakapasok ka sa gobyerno, alam natin na pahirapan nga, di ba? Pahirap ang makapasok sa gobyerno. Pero assuming na nakapasok ka na nga sa gobyerno kasi passer ka na ng civil service exam. So, madali ka lang ma-re-regularize. So, alam naman natin na meron pa rin mga empleyado sa gobyerno na hanggang ngayon ay hindi pa rin na-re-regularize kahit na hindi sila kahit na matagal na sila sa servisyo, kahit 2 years, 3 years na sila sa servisyo, pero hindi pa rin sila mare-regularize. Bakit? Una-una kasing tinitingnan dyan is kung passer ka ba ng civil service exam. Pangalawa, kung meron ka bang, kung passer ka ng board exam. Pangatlo, kung mataas na talaga yung experience mo or sobrang tagal mo na talaga sa gobyerno. So, ayun na nga. Ang pinupunto ko dito is kapag passer ka ng civil service exam, mabilis kang mare-regularize. Pero take note na hindi basta-basta yung process nila ng regularization. Kasi nakabase pa rin yun sa performance mo kapag nagtatrabaho ka na. Ibig sabihin, hindi porket pasado ka na ng civil service exam sa professional level, after ng probationary mo na like 6 months is automatic ka ng regular. Hindi ganun yun guys. Kasi meron din silang sinusunod na process. Parang gigradean ka rin nila base sa performance mo. So maganda, passer ka na ng civil service exam, maganda pa yung performance mo sa trabaho. Ano ba yung ibig sabihin ng maganda yung performance sa trabaho? Ibig sabihin, unang-una, hindi ka nalilate. Napakalaking factor nun. Kahit saang kumpanya ka pumunta, napakalaking bagay ng napakalaking pagpapasalamat sa iyo ng kumpanya kapag ikaw yung taong hindi pala late or hindi pala absent. Okay? So, chine-check kasi nila eh. Doon nila binabase yung regularization kahit sa private companies. Doon nila binabase yung regularization sa kung maaga ka ba lagi, kung pumapasok ka ba on time, kung nag-overtime ka ba, kung hindi ka umaabsent kahit na may sakit ka na, sige pa rin. Pero syempre, kapag may sakit tayo, need natin mag-rest, pwede naman tayong magpahinga, di ba? So, ayun na nga, hindi basta-basta yung regularization. So, galingan mo na rin, ha? Habang nagtatrabaho ka, galingan mo, sipagan mo, yes ka lang ng yes sa boss mo, huwag kang magdadabo, huwag kang mayayamot, okay? Kasi kakapasok mo pa lang eh, kakaumpisa mo pa lang eh, maging friendly ka, okay? Isa pa dun sa benefit is kapag na-regularize ka na nga kasi passer ka ng sub-professional level, pwede kang ma-promote into a higher position. Hindi naman yung parang pang-boss na level na, pero I mean, halimbawa, ano ka pa lang, administrative aid 1 ka pa lang or clerk 1 ka pa lang, pwede kang tumaas sa level na 2, 3, or 4. Ibig sabihin, tataas din yung salary grade mo. Diba? Isa yun sa benefit.
Next benefit is, di ba, alam nyo naman na kapag na-regularize ka sa gobyerno, entitled ka sa napakaraming benefits. So, isa na sa mga benefit na kadalasan or normal na natatanggap yung mga 13th month pay, mid-year bonuses, tuwing December, sobrang dami nilang bonuses. Sa ate ko, kasi nagtatrabaho siya sa gobyerno, yung mga regular employees actually tuwing December, nakakatanggap sila ng bonus na halimbawa yung sahod nila entire month or sa for one month is like 9,000 or 12,000 pesos. Pagdating ng December, madodoble yon. So yung kikitain nila or sasahuri nila is 24,000 pesos. So ayun, sobrang daming benefit, pati na rin yung rice allowance, clothing allowance, lahat ng allowances na na-imagine ninyo, pwede nyong matanggap sa gobyerno. Although yes, pwede nyo rin makuha yun sa private companies. Pero alam ko guys, sobrang dami ng mga tao na nag-a-apply sa gobyerno kapag ka mga 30s na sila to 40s, 50s. Kasi alam nila na hindi din ganun kahirap yung trabaho. Alam ko na sobrang daming may hirap na trabaho or lahat ng trabaho may hirap. Pero sabi nila sa gobyerno, hindi ganun kahirap yung trabaho. Okay, tsaka kapag ka pa-retire ka na, sobrang ganda din kasi meron silang GSIS, 'di ba? Marami silang parang mga programa na pinapatupad kagaya ng mga housing projects na ginagawa ng mayor, for example lang si Mayor Herbert Bautista, meron siyang project na mga tungkol sa mga kabahayan, ganun. Ibig sabihin yung empleyado ng gobyerno is pwede ring mag-avail ng pabahay na yon, 'di ba? So guys, ayun. As in sobrang dami pang benefit na makukuha natin kapag nagsilbi tayo sa bayan. Kaya isa to, kung nanonood ka, isa to sa magpapamotivate sa iyo na galingan mo sa exam, kasi in the end naman may makukuha kang tagumpay or fruit of labor dito. So, ayun. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye, guys! At gusto ko pa rin kayong makita sa mga next videos ko. Abangan nyo naman yung mga videos ko kung ano-ano nga ba yung mga benefits na matatanggap natin kapag ka professional passer tayo. Kasi as you would know, guys, nag-take ako ng parehas professional and sub-professional level. So, luckily or blessed tayo ni Lord, nakapasa tayo doon. So, i-share ko sa inyo lahat ng nalalaman ko, okay? So, subscribe kayo sa channel ko, tsaka abangan nyo yung mga upcoming uploads ko. Bye, guys!